Kumusta? Ngayon ay nasa unang module para sa ika-apat na markahan na tayo sa ating aralin. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Teacher Kathleen Joy Mariano. Unang digma ang pandaigdig. Sa pagitan ng 1871 hanggang 1914, ang mga bansang industrialisado sa kanlurang Europa ay nasa rurok ng kanilang kapangyarihan. Sila ay naging matatag dahil sa tinatawag nating industrialisasyon. Mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Ito ay kinilala bilang Great War, sapagkat ito ang kauna-unahang malawakang digmaan na tumagal sa loob ng 4 na taon at kumitil sa maraming buhay at sumira sa milyong-milyong ari-arian. Ang 4 na sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Una, nasyonalismo. Ikalawa, imperialismo. Ikatlo, militarismo. At ang 4 ay ang pagbuo ng mga alyansa. Nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay nagbubunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. Kung minsan, ito ay nagiging panatikong pagmamahal sa kanilang bansa. Ang aristokrasyang military ng Alemanya ay nagpilit na sila ang nangungunang lahi sa Europa. Sila ay tinatawag na Junker. Halimbawa, mayroong mga bansa na masidhi ang paniniwalang karapatan nila na pangalagaan ang kanilang mga kalahi, kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ng ibang bansa. Imperialismo. Isang paraan ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansang Europeo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kolonya. Ang pag-uunahan ng mga makapangyarihang bansa na sumakop ng mga lupain at magkaroon ng kontrol sa pinagkukunang yaman at kalakal ng Afrika at Asia ay lumikha ng samaan ng loob at pag-aalitan ng mga bansa. Tinangka ng mga hadlangan ng Alemanya ang pagtatatag ng French Protectorate sa Morocco sapagkat naiinggit ito sa mga tagumpay ng Pransya sa Hilagang Afrika. Ang pagpapalawak ng hangganan ng Austria sa Balkan ay tumawag ng pansin at mahigpit na pagsalungat ng Serbia at Russia. Hindi nasiyahan ang Alemanya at Italia sa pagkakahati-hati ng Afrika sapagkat kaunti lamang ang kanilang nasakop, samantalang malaki ang naibahagi sa Inglaterra at Pransya. Militarismo. Upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo, kinakailangan ng mga bansa sa Europa ang mahusay at malaking hukbong sandatahan sa lupa at karagatan. Kaugnay nito, ang pagpaparami ng mga armas. Ito ang naging ugat ng paghihinala ng mga bansa sa isa't isa. Ang 4 ay ang pagbuo ng alyansa. Dahil sa inggitan, paghihinala at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan, 2 magkasulungat na alyansa ang nabuo. Ang una ay ang Triple Alliance, ang 2 ay ang Triple Entente. Sa Triple Alliance ay mayroong Germany, Austria-Hungary at Italy. Samantalang sa Triple Entente naman ay mayroong France, Britain at Russia. Sa Triple Alliance na binubuo ng Germany, Italy at Austria-Hungary, itinatag ito ni Otto von Bismarck ng Germany noong 1882
upang maihiwalay ang France at mawalan ito ng kakampi at upang mapigilan ang impluwensya ng Russia sa Balkan. Sa Triple Entente naman na binubuo ng France, Britain at Russia, ito ay binuo upang mapantayan ang kapangyarihan ng Triple Alliance. Pagsisimula ng mga pangyayari ng unang digma ang pandaigdig. Sinuportahan ng Germany ang tangka ng Austria na mapahina ang Serbia. Hindi rin naman mapayagan ng Russia na mapahina ang Serbia kaya't humanda na itong tumulong. Ang France ay nakahanda na ring tumulong sa Russia. Alam ng Germany na kung makakalaban niya ang Russia ay makakalaban din niya ang France. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria at sa asawa nitong si Sophie, Duchess of Hohenberg sa Sarajevo noong June 28, 1914 ang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng unang digma ang pandaigdig. Ang digmaan sa kanluran. Dito naganap ang pinakamainit na labanan noong unang digma ang pandaigdig. Ang bahaging sakop ng digmaan ay mula sa hilagang Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland. Nilusob ng Germany ang Belgium kahit ito ay neutral na bansa. Ito ang paraan na ginamit ng Germany upang malusob ang France. Ngunit sila ay inantala ng magiting ng mga sundalo ng Belgium sa Liege. Ang digmaan sa silangan. Nilusob ng Russia ang Germany sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas. Ngunit sila ay natalo sa digmaan ng Tannenberg. Nagtagumpay naman ang mga Ruso sa Battle of Galicia sa Ukraine. Ngunit sila ay pinahirapan ng mga Germans pagdating sa Poland at dito ay tuluyang bumagsak ang hukbo ng Russia. Ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Russians sa digmaan ang naging dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov noong March 1917 at ang pagsilang ng komunismo sa Russia. Nakipagkasundo si Vladimir Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany sa pamamagitan ng paglagtas sa Treaty of Brest-Litovsk. Ang digmaan sa Balkan. Sa taong 1916, karamihan sa mga estado ng Balkan ay napasa ilalim na sa kapangyarihan ng Central Powers o dating Triple Alliance. Ang Turkey ay kumampi sa Germany upang mapigilan ang Russia sa pag-angkin sa Dardanelles. Ang Italia naman ay tumiwalag sa Central Power at nanatiling neutral pansamantala hanggang 1915. Ngunit kalaunan ay sumali sa Allied Forces dahil sa kagustuhan niyang maangkin ang teritoryong Latin na hawak ng Austria at ng mga kolonya nito sa Africa. Ang digmaan sa karagatan. Sa unang bahagi ng digmaan ay nagkasubukan ang mga hukbong pandagat ng Germany at Britain. Ang lakas pandagat ng Britain ay naitaboy ang mga barkong pandigma ng Germany mula sa pitong dagat or seven seas at kumanlong sa Canal Kiel. Naging mainit ang labanan dahil sa makapangyarihan ang hukbo ng Allied Forces sa dagat. Sa kabilang dako,
ang mga mabibilis na radar at mga submarinong U-boats ng Central Powers ay nakagawa ng malaking pinsala sa kalakalang pandagat ng mga Allied Forces. Ang pinakamabagsik na radar ng Germany ay ang Emden, na makikita sa unang larawan. Samantalang ang nagpalubog dito ay ang tinatawag na Sydney, isang Australian cruiser na makikita ang larawan sa ibaba. Mga naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. Matinding pinsala ang naidulot ng unang digmaang pandaigdig sa buhay at ari-arian. Ang bilang ng mga namatay sa labanan ay tinatayang umabot sa 8.5 milyon katao. Ang mga nasugatan naman ay tinatayang nasa 22 milyon. Samantalang, ang mga sibilyan na namatay sa gutom, sakit at paghihirap ay tinatayang umabot sa 18 milyon. Ang mapa ng Europa ay sadyang nabago at ang kalagayang pampolitika sa buong daigdig ay nabago din. Mga naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. Ang Austria at Hungary ay nagkahiwa-hiwalay. Ang mga bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia at Albania ay naging malalayang bansa. Apat na imperyo sa Europa ang nagwakas. Ang unang larawan ay ang Hohenzollern ng Germany. Ikalawa, Habsburg ng Austria-Hungary. Ikatlo ay ang Romanov ng Russia. At ang huli ay ang Ottoman ng Turkey. Ang Treaty of Versailles. Ang mga itinalaga sa Treaty of Versailles noong 1919 ay nagtanim ng hinanakit sa Germany dahil lubhang marahas ang mga parusang iginawad. Ang pagkapahiya ng Germany ay naging dahilan kung bakit ang bansang ito ay naghanda na naman upang muling makipaglaban sa mga bansang alyado. Mga usapang pangkapayapaan. Ang mga nanalong bansa ay umisip ng paraan upang maiwasan ang muling pagsiklab ng digmaan na inakala nilang magiging salot sa kapayapaan ng mundo. Sila ay bumalangkas ng mga kasunduang pangkapayapaan na naganap sa Paris noong 1919 hanggang 1920. Ang mga pagpupulong na ito ay pinangunahan ng tinatawag na Big Four. Kasama sina Woodrow Wilson ng United States of America. David Lloyd George ng Britanya. Vittorio Emanuel Orlando ng Italia at Georges Clemenceau mula sa Pransya. Muli, ito ang unang digmaang pandaigdig, mga dahilan, mahalagang pangyayari at bunga. Ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan, Teacher Kathleen. Paalam!